Minsan ho, napag-usapan ho ng aking kaibigan, napag-usapan ho namin yung tungkol ho sa sports. Kasi meron ho kaming parehong kinahihiligan na sports. At nasabi ho niya sa akin, Father, alam mo, sa sports, positioning is everything. Positioning is everything. Kapag alam ng mga players pumuesto at alam kung ano ang gagawin sa pwesto, tiyak, Father, panalo yung team nila, tiyak, panalo yung player. Positioning is everything. And I totally agree with my friend. Positioning is very important. And there is nothing wrong with positioning, especially if it is coupled with good intentions. Kapag merong pwesto at merong good intention, magandang hangarin, panalo yan. Panalo yan. At ang positioning ho, ay hindi naman lang ho kailangan sa sports. Kahit sa ibang larangan din, kailangan din natin ng tinatawag na positioning o pwesto. Halimbawa ho sa politics, kailangan din ng pwesto, di ho ba? Kapag yung isang timing ng business nyo, tiyak, panalo ho yung business nyo. At kahit sa trabaho, mahalaga din ho yung positioning. Kapag alam ng bawat staff, kapag alam ng bawat manager yung kanilang pwesto, at alam ko anong gagawin sa pwesto nila, panalo yung opisina, panalo yung kumpanya. Kahit sa pamilya, meron ding positioning na nangyayari, di ho ba? Kapag yung tatay ay alam yung pagiging tatay niya, at yung nanay alam yung pagiging nanay niya, at yung anak ay alam yung pagiging anak niya, eh masasabi ho natin na panalo yung pamilya na yan. Positioning is everything. Maganda ho yan. Kaya lang, yung problema lang ho sa positioning, eh mahirap ho i-maintain, di ho ba? It's quite difficult to maintain the position. At may mga challenges din. At may naisip ho kong tatlong challenges sa pwesto, sa positioning, yung mga kalaban ng pwesto. Una, the challenge within. Bakit the challenge within? Sarili ho natin. Kasi yung pwesto minsan eh may kaakibat na feel good yan. Kapag may pwesto ka, pag may position ka, feel good ka. At dahil feel good, minsan nakaka-addict. At kapag ginamit na natin yung position sa sariling kaligayahan, eh nagiging kurap ho tayo. At manghihina ho tayo sa pwesto at walang saysay ho yung pwesto. Challenge within. At pangalawa, the challenge without. Ibig sabihin ko lang ho, may mga taong ihila ho sa atin. May mga taong tutulak ho sa atin para maalis ho tayo sa pwesto. At minsan, lumalaban ho tayo, nakikipagtulakan din ho tayo. Pero darating din ho yung panahon na manghihina ho tayo, o darating yung panahon na may darating ho na isang tao marahil na mas malakas at mas magaling sa atin at mawawala ho tayo sa pwesto. The challenge without. At yung pangatlo, time, oras. Yung pwesto ho ay time-bound. Position is time-bound. Siguro ho masasabi natin dito, although baka hindi kayo sasang-ayon, eh walang forever. Walang forever. We cannot stop fading away. Minsan tumawag ho yung isa kong kasama dati sa trabaho at sabi niya, Father, parang gusto ko nang mag-early retirement. Gusto ko nang mag-early retirement. At merong dahilan ho siya kung bakit gusto niya ng early retirement. Dahil, Father, parang feeling ko, eh nag-iisa na lang ako sa opisina, wala akong kampi, wala akong kasama. At Father, eh napapagod na rin ako. Tumatanda na rin siguro at napapagod ako. Sabi ko lang sa kanya, pag-isipan mo. At saka handa ka lang kung ano yung magiging decision mo.
ramdam ng kaibigan ko, kasama ko dati sa trabaho, yung challenges ng pwesto. Kaya ganun din ho sa atin. Kapag ramdam din ho natin yung mga challenges ng isang pwesto, kailangan din ho nating tanggapin ng buong kababaang loob na yung positioning is not the only thing. Hindi lang naman yung buhay ay tungkol sa pwesto o sa position. Positioning is not the only thing. Letting go and letting God is at times a better option. Letting go and letting God is actually a healthy and helpful option. Yung ating Panginoong Hesus ho ay magaling din ho sa pwesto, kung tutuusin. Alam ho yung pwesto. At alam din ho niya kung kailan ho siya mag-fade away. Kaya nga sinabi niya sa ating ebanghelyo ngayon, "Now I am going to the one who sent me." Tanggap din ng ating Panginoon na kailangan niya rin mag-fade away. At alam niya na yun ay isang better option, yung pag-alis niya para lumago yung kanyang mga alagad. Parang grade 1 teacher yung ating Panginoon na hinahanda yung kanyang mga estudyante na mag-grade 2. Hindi pwede na grade 1 na lang palagi yung isang estudyante. Kailangan lumago. Kung grade 1, ihanda ng isang teacher yung kanyang mga estudyante para maging grade 2. Ganon din ho, marahil sa magulang, ay kailangan ng turuan yung mga anak na balang araw sila ay magiging mabuting magulang din. Hindi pwedeng nasa bahay lang palagi at hindi na lumalago yung mga anak. Kaya sinasabi din ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, "It is better for you that I go. Fade away. Letting go." Kaya magandang pagnilayan ho natin, itanong sa ating sarili, kamusta naman ho yung mga pwesto natin sa buhay? There's nothing wrong with positioning if it is coupled with good intentions. But at times, letting go and letting God, who is our way, our truth, and our life, could be a better option. We all stand.